Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at mahabagin naming Diyos Ama, na sa amin ay nagmamahal. Nabagga po sa amin, Panginoong Diyos, at minahal mo po kami na hiwalay sa iyo at lumakad sa kasalanan. At upang maligtas kami, sa halip namin, tinanggap ng Panginoong Hesus ang iyong puot at kahatulan, Panginoong Diyos, na hugasan ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng mahalagang dugo, namatay at nagdanak siya, at niligtas kami na walang anumang ginagawa. Kinagpapasalamat, nagpupuri at nilulwalhati ka po namin, Diyos Ama, dahil sa iyong dakila at kamanghamanghang biyaya na ginawa mo po kaming iyong mga anak at binigyan kami ng mapagpalang pag-asa na makapasok sa iyong kaharian, Panginoong Diyos. Sa oras na ito, kami na tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat sa pagtitipon mo po sa amin ng sama-sama sa harapan ng Panginoon. Nagpupuri sa iyong dakilang biyaya at pag-ibig, Panginoon, at nag-aaral ng iyong salita. Nagkakaroon ng fellowship kasama ka po, Panginoon. Pakiusap, tignan mo po ang bawat isa sa amin. Hawakan mo po ang bawat isa sa pamamagitan ng iyong mahabaging mga kamay at punuin mo po kami ng biyaya at salita ng Panginoon at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang mabuhay kami ng karapat-dapat at hindi kahiyahiyang buhay bilang mga anak mo, Panginoong Diyos, sa natitira naming buhay. Pakiusap, pamunuan at gabayan mo po kami. Bigyan mo po ng iyong salita at kapangyarihan, Panginoong Diyos, ang mga iglesia sa buong bansa, ang maraming mga iglesia sa buong mundo, at lahat ng mga brothers at sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng ebanghelyo kahit na sa mahihirap na sitwasyon, upang maisakatuparan nila ang iyong gawain, Panginoong Diyos, na nag-aakay ng maraming kaluluwa sa Panginoon upang maligtas sa pamamagitan ng matapang na pagpapatutuo ng ebanghelyo ng Panginoon. Pagalingin mo po agad, pakiusap ang mga kalusugan ng mga may sakit at bigyan mo po sila ng pagkakataon na mabuhay para sa Panginoon sa natitira nilang buhay. Labis pa kaming mahihina at mga hangal, kaya madalas na hindi namin alam ang kalooban mo, Panginoong Diyos, at kumikilos kami ayon sa isipan ng aming laman. Pakiusap, tulungan mo po, Panginoon, na maging masakdal kami sa pamamagitan ng iyong mga salita at kapangyarihan. At gabayan mo po kami upang masuklian ka namin, Panginoong Diyos, ng kaluwalhatian sa aming lalalabing buhay. Sa Panginoon na nagbibigay sa amin ng kinakailangang salita ayon sa panahon at nagtuturo sa amin ng dapat naming gawin. Tulungan mo po kaming maunawaan ang iyong banal na kalooban na nais mong ihayag sa amin sa mga oras na ito at kung ano ang dapat naming gawin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia, Mateo chapter 5. Mula verse 1 hanggang 10. Salitan po nating babasahin. Babasahin ko muna verse 1. Verse 1. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok at pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya. Mapapalad ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Tuwing Linggo ng umaga, pinag-aaralan natin kung ano ang sinabi ni Jesus tungkol sa mapapalad dito sa Mateo chapter 5. Ang mga tao sa mundo ay umaasa at nagsisikap na makuha ang mga pisikal na pagpapala sa mundo, mga pagpapala na mawawala pagkatapos ng maiksing sandali. Ngunit nais nating matanggap ang espiritual at walang hanggang pagpapala na ibibigay ng Diyos sa atin.
at nais ng Diyos na ibigay ang mga pagpapalang iyon sa atin. Sa Efeso, chapter 1 verse 3, na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Siyempre po, ang pagiging ligtas ang pinakadakilang pagpapala. May mga pagpapala na dapat din nating tanggapin pagkatapos nating maligtas. Mga pagpapala na gustong ibigay sa atin ng Diyos. Kaya nga, ang Panginoon ang nagturo sa atin kung anong uri ng tao ang nararapat sa atin upang matanggap natin ang mga pagpapalang ibinibigay sa atin ng Diyos. Sa araw na ito, pag-isipan natin ang verse 9, sabi mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Kung aalalahanin natin, sinasabi sa Biblia na ibig sabihin ng mga dukha sa Espiritu ay ang pagkaalam na ang lahat ng mga bagay sa mundong ito ay walang kabuluhan at ang pagkaalam sa walang kabuluhan ng buhay, na dumating kang walang dala at aalis ka ring walang dala. At hindi ibig sabihin na ng mga nahahapis ay ang pagtaghoy sa sariling sitwasyon, kundi ang mahapis dahil sa mga kasalanan na inaalam kung ano ang miserableng makasalanan sa harapan ng Diyos. Sabi rin, at sila ay aaliwin. Ibig sabihin, sila ay maliligtas sa pamamagitan ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. At nasabi rin po ang tungkol sa mapagpakumbaba. Mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran, ang mga mahabagin, ang mga may malinis na puso. Yan ang mga sinabi, at ngayong araw, sasabihin ko po sa inyo ang tungkol naman sa mga mapagpayapa. Ang kasunod nito ay kung ano ang puso ng Kristiyano at kung ano ang katangian ng Kristiyano pagkatapos ng kanyang kaligtasan. May pagpapalang na isibigay ang Diyos sa ating mga naligtas, gaya ng mga magulang na mayroon ng lahat ng mga bagay, may mga bagay na nais nilang ibigay sa kanilang mga anak paglaki nila. Hindi nila maaaring bigyan ng kanilang mga anak hanggat hindi pa sila lumalaki. Gusto ng mga magulang na bigyan ng mga anak ng nararapat sa kanila habang lumalaki sila. May pagpala rin po ang Diyos na nais niyang ibigay sa atin pagkatapos nating maligtas. Ang pagpapalang iyon ay may kaugnayan sa mundong ito at sa walang hanggang buhay pagkatapos ng kamatayan. At habang lumalago ang mga ating pananampalataya, ibig sabihin, ang puso at buhay natin ay nababago. Ibinibigay ng Diyos ang pagpapala. Ang proseso ng pagbabago ay tumutukoy sa pagsasakatuparan ng katangian ni Kristo sa atin. Kaya ang mga salita tungkol sa kung ano ang mapalad na tao ay ipinapaliwanag na ang Kristiyano ay dapat na maging gayon at ang katangian ng isang Kristiyano ay dapat na maging ganito. Kaya sa araw na ito, dito sa verse 9, sabi, mapapalad ang mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Sa unang tingin, parang isa itong napakasimpleng talata o salita, ngunit marami po itong nilalaman. Kaya dito, narito ang tatak ng pagsang-ayon na sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Napakahalaga po nito. Ang kahulugan ng mapagpayapa ay pareho sa gumagawa ng kapayapaan. Hindi ko sinasabi ang tungkol sa kaayusan at kapayapaan na sinasabi ng mga tao sa sanlibutan, kundi may kapayapaan, pakikipagkasundo na hinihingi ng Diyos sa atin. Kailangan nating malaman ng detalyado kung ano ang kahulugan nito at kung paano magiging mapagpayapa. Ang kabaligtaran ng kapayapaan ay ang pagsalungat sa isa't isa. Kaya ang kabaligtaran ng kapayapaan ay digmaan. Pagkatapos likhain ang lahat ng mga bagay, sa huli nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Ang dahilan kung bakit nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, bilang mga espiritual na nilalang na gaya ng Diyos,
ay upang bigyan sila ng Diyos ng pag-ibig at nilikha sila mula sa pasimula bilang mga iniibig ng Diyos. Kaya nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan upang gawin silang gaya ng Diyos, upang gawin ng tao na mga anak ng Diyos, upang dalhin sila sa kaharian ng Diyos, at upang masiyahan sa walang hanggang kaluwalhatian ng Diyos. Sa lahat ng mga nilalang na ginawa ng Diyos, ang mga tao ang pinakamahalagang nilalang. Kaya nga, noong nahulog sa kasalanan ang mga tao, sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa anyo ng tao upang mamatay siya sa krus, upang iligtas ang sangkatauhan. Halimbawa, kapag nawalan ka ng mahalagang bagay, maring ibenta mo ang lahat ng pag-aari mo upang makuha mo po itong muli. Dahil ang nawalang bagay sa iyo ay sobrang napakahalaga. Bakit sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa mundo upang mamatay sa krus at tubusin ang kasalanan ng tao at iligtas tayo? Dahil ang tao ang pinakamahalaga sa lahat ng mga nilalang ng Diyos. Parang ganun. Kapag nawala mo ang isang napakahalagang bagay, gagawin mo lahat para lang makuha ang nawalang iyon na napakahalaga sa iyo. Ganun din ang ginawa ng Diyos sa atin. Ang tao ang pinakamahalaga sa Diyos. Sabi po sa Awit 49:20, taong nasa karangalan, subalit hindi nakakaunawa, ay gaya ng mga hayop na namamatay. Natututunan nyo ang maraming mga bagay sa loob ng ilang panahon, di po ba? Marangal ang mga tao. Ngunit hindi alam ng karamihan kung ano ang karangalan. Hindi alam ng tao kung gaano siya kahalaga sa harapan ng Diyos. May ilang mga tao ang nagsasabi, ang buhay ay tungkol lang sa mabuhay at pagkatapos mamatay. Iyon ang sinasabi nila tungkol sa hayop. Para sa tao, hindi kamatayan ang katapusan. Gaya ng binigkas natin kanina mula sa Ecclesiastes 3:21, sabi, sinong nakakaalam kung ang espiritu ng tao ay umaakyat sa itaas? Ibig sabihin, nagdutungo tayo sa Diyos. Kapag namatay ang tao, ang kanyang kaluluwa ay umaakyat sa itaas, ngunit ang espiritu ng hayop ay bumababa sa lupa. Ang kaluluwa ng hayop ay hindi walang hanggang kaluluwa. Isa itong pisikal na puwersa ng buhay. Kapag namatay ito, iyon na ang katapusan. Sabi rin po sa Ecclesiastes 12 verse 7, at ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Kaya ang kamatayan ay hindi ang katapusan para sa mga tao. Ang ilang dekada na nilaan natin sa mundong ito ay maiksing paghahanda lang para sa walang hanggang mundo. Ngunit dahil hindi nila ito naunawaan, iniisip nila yung mga tao ng ilang mga dekada ng buhay sa mundong ito, ang lahat at matigas nilang sinasabi, mabuhay tayo ng maayos kahit na mamatay tayo. Kapag hindi ito umubra, gumagawa sila ng ibang paraan, ginagawa ang lahat upang mabuhay ng maayos. Isa itong malaking maling pagkaunawa na mayroon ang mga tao. Ang mga tao ay mahalagang nilalang na nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Natural na igalang ang Diyos na lumalang sa atin at sundin ang kanyang mga salita. Doon lamang tayo makakapasok sa kanyang kaluwalhatian. Ngunit ang Diablo ay kumilos mula sa halamanan ng Eden upang mahiwalay ang tao sa Diyos. Pinapasuway sila sa salita ng Diyos at nahulog sila sa kasalanan. Sa halip na masiyahan sa walang hanggang kaluwalhatian kasama ang Diyos, ginagawa ng Diablo na hilahin ang mga tao sa walang hanggang impyerno kung saan siya nakatadhanang mapunta. Siyempre po, isa itong bagay na ipinahintulot ng Diyos. Hinahayaan ng Diyos ang mga tukso ng Diablo upang ang mga magtagumpay ay mabigyan ng kaluwalhatian maging kagaya niya. Mas marangal at maluwalhati ang isang bagay, mas nababawasan ng halaga nito kapag ibinibigay lang ito ng walang bayad. Kaya kailangang pumasa ang isang tao sa pagsubok upang makamit ito. Ngunit, nabigo sila adan sa unang pagsubok. Ang mga tao ay sumuway sa salita ng Diyos, tinanggap ang mga kasinungalingan ng Diablo, at naglingkod sa Diablo sa halip na sa Diyos.
kaysa halip na mabuhay sa pag-ibig at buhay ng Diyos. Tumayong kasama ng diablo ang tao, lumaban sa Diyos at naging kanyang kaaway. Kasabi sa Isaiah 59:2, ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ng inyong Diyos. Kasalanan ang naghiwalay sa mga tao sa Diyos at inilayo sila sa Kanya at naligaw sila. Sabi sa Roma 5:10, mga kaaway. Kaaway tayo ng Diyos ang mga tao dahil sa kanilang masasamang mga gawa. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng kaaway? Ang kaaway ng Diyos ay ang diablo. Tumayo sa panig ng diablo ang tao at naging mga kaaway ng Diyos. Ang Diyos ang nagwawasak sa kanyang mga kaaway. Magiging ganap ba ang taong kaaway ng Diyos? Kaya dahil sa kasalanan, tumayo sa panig ng diablo ang mga tao. Nilabanan nila ang Diyos at naging kanyang mga kaaway. Bilang resulta, humarap sila sa puot, kahatulan at walang hanggang pagkawasa. Ngunit hindi sila iniwanan ng Diyos sa ganoong kalagayan. Sa halip, nahabag siya ang Diyos sa mga makasalanan. Mga makasalanang patay ang kaluluwa dahil sa kasalanan at nahiwalay sa Kanya. At gumawa po siya upang maligtas nila. Kasi Roma 3:25, si Jesus ay naging pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa pamamagitan ng pananampalataya, kaya sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus. Si Jesus ang namagitan sa Diyos at sa mga tao. Nakikilala natin ang Diyos at personal niyang naranasan kung gaano kahina ang mga tao. Kahit nawala siyang kasalanan, kinuha niya ang lahat ng kasalanan ng tao at namatay siya sa halip ng mga tao. Winasak ni Jesus ang alitan sa krus. Kaya sabi sa Isaiah 53:6, ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan kay Jesus. Sabi sa John 1:29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ipinasan ng Diyos ang kasalanan ng sanlibutan. Kabilang ang mga kasalanan ko at ang mga kasalanan ng bawat tao rito kay Jesus. Kaya hindi tayo ang naglagay ng ating mga kasalanan kay Jesus, kundi ang Diyos ang gumawa nito upang iligtas tayo. Kahit bago tayo isinilang, alam ng Diyos na isisilang tayo bilang mga makasalanan at alam niya na bawat kasalanan na gagawin natin, kabilang ang mga nagawa natin ngayon at gagawin natin sa hinaharap. Ang mga kasalanan na alam ng Diyos na gagawin natin, ipinasan sa Kanya ng Panginoon. Isaiah 53:6, kahit na hindi natin ito mapagtanto, ginawa ito ng Diyos. Simula nang kunin ni Jesus sa mga kasalanan ng buong sanlibutan, ang sumpa at kahatulan para sa mga kasalanan iyon na dapat na mamagsak sa mga tao ay dinala niya na walang kasalanan sa lugar ng mga makasalanan. Lahat ng mga kasalanan noon, ngayon magpakailanman. Bago mangyari, alam na ng Diyos, maging iyon, pinasan sa Kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Kaya pinasan po niya lahat. Inalis niya lahat ang ating mga kasalanan. Kaya siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa Kanya ang parusa para sa ating kapayapaan at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay gumaling tayo. Isaiah 53:5. At dahil sa ating mga kasalanan, tinuso, inulos at binugbog si Jesus at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay gumaling tayo. Kung gagamitin ng Diyos ang panghagupit ng kanyang makatwirang paghatol sa mga makasalanan, mangangahulugan ito ng impyerno. Yan po ang kanyang panghagupit. Hindi lang ito pagtanggap ng ilang hagupit at sakit, kundi walang hanggang impyerno. Ngunit kinuha ng Diyos ang panghagupit ng kahatulan na dapat ay para sa atin at pinasan niya ito sa walang kasalanang si Jesus na nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan. Kaya nga, ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng pagtanggap ni Jesus sa puot na narapat sa atin, nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan natin at ng Diyos. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay, sabi po ay gumaling tayo. Ibig sabihin, hindi na tayo harap sa kahatulan. Ito ang ginawa ng Diyos upang iligtas tayo. Kaya nga, si Jesus ay nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo sa krus. Ngunit may isang kondisyon. Kailangan niyong maniwala sa katotohanan ito. Masasabi natin na nabubuhay tayo sa isa sa pinakamapanganib na lugar sa mundo. Sa medyo hilagang bahagi natin, may mga banta
na gawin ang South Korea na dagat daw ng apoy at pagkawasak sa pamamagitan ng malalaking armas at mga bantang ito ay araw-araw na ginagawa. Tama po ba ito? Pero sa tingin niyo po ba tunay na posible ito? Tatahimik na lang ba at hahayaan silang patayin tayo? Alam niyo po ba na ang South Korea ang ika-anim na pinakamalakas na puwersang militar sa mundo? Isa itong kahangahangang bansa sa aspetong militar at ekonomiya. Kahit wala tayong armas nuklear, sa ngayon, hindi natin kailangan iyon upang wasakin ng North Korea. Sa mga tradisyonal na armas pa lang, maaari na tayong manalo agad. Kaya nga may mga reconnaissance satellites tayo na sumasabay sa kanila. Sinusubaybayan natin sila. Kung may anumang banta o tanda ng banta, maaari tayong maunang umatake sa kanila. Kung aatakihin ng North Korea ang South Korea, o kung sa tingin nila ay kaya nilang labanan ng Amerika, ang pinakamalakas na bansa sa mundo, gaya sila ng mga hangal na tuta na hindi kilala yung tigre. Posible po ba iyon? Alam niyo ba kung gaano kalakas sa mga armas na mayroon ng Amerika? Ang mga aircraft carriers ay lumilibot sa buong mundo at isa sa mga carrier na iyon ay may sapat na lakas ng apoy upang wasakin ang isang buong bansa. Saan man sila paliparin, kaya nilang wasakin ang target. Kaya paano naiisip ng North Korea na bantaan o kalabanin ang Amerika? Talaga pong imposible ito. Kaya bakit natin ito pinag-uusapan ngayon? Bakit po natin pinag-uusapan? Hindi natin gusto na magsimula ng ganoong digmaan ang North Korea. Pagkatapos magwawakas ito sa araw na nagsimula rin din ito. Tama po yun. Tapos na ang North Korea kapag ganon. Siyempre po, kung ang digmaan ay sumiklab, ang South Korea ang magdurusa ng malaking pinsala. Ngunit ang North Korea ay mawawalan ng bansa. Ang nuclear war ay hindi isang digmaan na may mananalo o matatalo. Ang digmaang nuklear ay isang digmaan kung saan lahat ng mga bansa ay mamamatay kapag nagsimula sila ng digmaan. Sinasabi nga ng mga scientists na kapag nagsimula ng ang isang digmaang nuklear, hindi lamang ang mga magkakalabang bansa at mga magkakaaway, kundi ang buong mundo ay mawawasak sa loob ng 30 minuto. Hindi ito masusunog ng isang beses, kundi 100 beses. Hindi ba talaga natin alam? Actually, hindi pa natin alam kung gaano nakakatakot ang nuclear war. Hindi po natin gusto. Hindi natin ito gusto, kaya magkaisa tayo dahil mga pare-pareho tayong Koreano. Anong ibig sabihin nito? Mabuhay tayong magkakasama. Bakit tayo nag-aaway? Kapag nag-aaway tayo, mamamatay tayong lahat. Sa katunayan, kapag may pagkakasundo tayo sa North Korea ng ganito, magagamit din ng South Korea ang mga paghahanda nito sa digmaan para sa kapayapaan. May mas maliliit o maliit na populasyon ng North Korea kaysa sa South Korea. Ngunit, may mga likas na yaman sila. At kung magsasanib ang lakas ng North Korea at South Korea, gamit ang mga yamang tao, mabubuhay ang mga taga-South Korea na mas mabuti kaysa ngayon at ang North Korea ay makikinabang. Tama po ba? Pati sila makikinabang. Kung hindi nila alam iyon, alam ito ng mga tao sa North Korea, pero bakit hindi nila ito ginagawa? Kung mangyayari ang digmaan, sinong mamamatay? Lahat ay mamamatay. Sa ngayon, lahat ng mga nasa kapangyarihan kasi sa North Korea, sila po yung gumagawa ng, o sila po ay patay na. Sinong papatay sa kanila? Bubugbugin sila hanggang mamatay ang mga tao sa North Korea. Hindi ko po iniimbento. Isang matandang babae na nanggaling po sa North Korea ang may detalyadong impormasyon tungkol dito. At hindi lang ako ang nakakaalam nito, kundi pati ang maraming tao at alam din lahat ito. Kaya nga ang North Korea ay hindi na isang bansa ngayon. Sinasabi ng mga tao na kinukontrol ito ng kapangyarihan ng mga
May pribilehyong mga tao na nakasentro sa Pyongyang at sila lang ang gumagamit ng kapangyarihang iyon upang parang sipsipin ang dugo ng mga tao. Tama po? Maraming mga tao ang namamatay pa rin sa gutom sa North Korea. Hindi nyo alam kung gaano ito ka-miserable. Anong bansa iyon? Lagi nating sinasabi na kapag nakipagpayapat kayo sa South Korea, mabubuhay kayo ng maayos. At alam din nila iyon. Ngunit, ang mga nasa kapangyarihan, may mga pribilehyong tao, yung nakakapag-isip ay pinapatay. Kaya matagal na silang naluloko. Sinasabi nila na ang North Korea ay langit sa lupa, na ang South Korea ay puno raw ng mga pulubi at nabubuhay sila ng miserable bilang mga alipin ng Amerika. Ganito ang kanilang pinapalabas. Maraming mga tao ang alam na ito ay isang malaking kasinungalingan, kabilang na ang mga tao sa North Korea. Kaya hindi tayo dapat manood ng balita o drama ng South Korea, sabi nila. Kapag nanood kayo ng drama sa Korea, makukulong kayo. Sa mundo may ganitong bansa. Ngayon, bakit ko po sinasabi ito? Kahit ngayon sinasabi ng North Korea, huwag tayong mag-away. Ngayon, itatabi natin ang armas nuklear at makipagpayapa. Kaya nga tatanggapin natin ito. Masaya natin itong tatanggapin. Anong kabutihan ba ang idudulot kapag nag-away-away tayo at pinapatay ang kapwa natin Koreano? Sa salita ng Panginoong Hesus, may isang bansa na may maliit na bilang at isang makapangyarihang bansa. At ang dalawang bansang iyon ay malapit nang magkaroon ng digmaan. Kung may digmaan, ang maliit na bansa ay mawawasak ng malaking bansa. Kaya ano ang gagawin ng maliit na bansa? Ganito ang sabi ng malalaking bansa. Sabi nila, "Hoy, hindi namin kayo gustong labanan. Tutulungan namin kayo. Huwag na tayong maglaban." At magdideklara sila ng kapayapaan. Ngunit, kung sinabi ng maliit na bansang ito na huwag kang magsalita ng walang kabuluhan, kung gayon mamamatay sila. Gayunpaman, habang itinataas nila ang kanilang puting bandila, sinasabi nila magkaroon na tayo ng kapayapaan, huwag ng digmaan. Pagkatapos magkakaroon talaga ng kapayapaan. Kapag talagang itinaas nila ang kanilang bandila at humingi ng kapayapaan, magkakaroon talaga ng kapayapaan at walang digmaan. Ganon din po sa ating relasyon sa Diyos. Sino ang magtatagumpay kung lalaban ng tao sa Diyos? Ibig sabihin ng pagsuway sa salita ng Diyos ay ang paglaban sa Diyos. Ikaw ay lumalaban sa Diyos. Winasak ng Diyos ang lahat ng mga kaaway sa krus at nagdeklara ang Diyos ng kapayapaan. Nagdeklara siya ng kapayapaan. Tama ba? Iniunat ng Diyos ang kanyang kamay sa mga taong makasalanan. Nalutas ko na ang lahat ng inyong mga problema sa kasalanan. Hindi na ako naaawa. Maging payapa na kayo. Ito ang kapayapaan sa pamamagitan ng pananampalataya, na isa katuparan ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo sa krus. At kapag sumampalataya ka sa katotohanan ito, maaari ka nang magtaas ng puting bandila at magtungo sa Diyos. Hindi kinukuha ng Diyos ang taong iyon at gagawin siyang alipin. Kaya ngayon tignan natin sa Colossians chapter 1. Colossians 1 verse 20 hanggang 22. Colossians chapter 1 verse 20 hanggang 22. Verse 20 hanggang 22. At sa pamamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa man o sa langit na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. At kayo na nang dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip, sa pamamagitan ng masasamang gawa ay pinakipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Sabi ngayon ng kapayapaan ay naisakatuparan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus sa krus. Opo, naging mga kaaway tayo ngunit inako ni Jesus ang parusa para sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang sariling katawan. Nakipagkasundo siya sa Diyos sa pamamagitan ng dugo. Kaya sa pamamagitan niya,
Nalugod ang Diyos na ang lahat ng tao ay ipagkasundo sa Kanya. Tama po? Kung paniniwalaan natin ang katotohanan iyon at naligtas tayo, magkakaroon talaga tayo ng kapayapaan sa Diyos. Ang pagiging ligtas ay nangangahulugan na ang taong dating kaaway ay naunawaan at sinampalatayanan na ngayon ang biyaya ng Diyos na nagdala sa kanya ng kapayapaan at ang kapayapaan sa Diyos ay naisakatuparan. Kasabi dito, pinakipagkasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan. Ang pakikipagkasundo sa Diyos ay naisakatuparan na. Silang mga naligtas sa mga taong naisakatuparan na ang pakikipagkasundo sa Diyos. Ngayon pinagkasundo nila sila upang mula noon, sabi ito, upang kayo iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Ang mga taong ligtas ay may kapayapaan sa Diyos. Ngayon, dinadala tayo ng Diyos tungo sa pagiging banal at walang kapintasan sa pamamagitan ng salita at buhay ng pagsunod at upang makapasok sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, naisakatuparan natin ang kapayapaan sa Diyos noong namatay si Jesus sa krus at dumanak ang kanyang dugo. Naisakatuparan ang pakikipagkasundo at kapayapaan sa Diyos. Sa Luke 2:13, ipinanganak si Jesus sa Bethlehem. Ang mga anghel ay nagpakita sa mga pastol isang gabi sa Bethlehem. Bigla na lamang may hindi mabilang ng mga anghel ang umawit ng mga himno sa langit. Ang nilalaman ng himno, sabi ay, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Luke 2:14. Dahil tayo ay mga ligtas, kaya magdadala tayo ng kaluwalhatian sa dakilang Diyos. Nagbibigay ito ng kasiyahan at kaluwalhatian sa Diyos. Habang ikaw at ako, ang ating mga kapatiran ay ligtas, maraming tao ang naliligtas, nagbibigay talaga ito ng kagalakan at kaluwalhatian ito sa Diyos. Kaya nga sabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang pagiging ligtas, ibig sabihin ito ay kinalulugdan ng Diyos. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang kapayapaan sa Diyos ay naisagawa. Tunay na kamangha-mangha po ito. Nagdeklara ang mga anghel ng kapayapaan. Kaya tignan po natin saglit sa Isaiah chapter 54. Isaiah 54 verse 9 hanggang verse 10. Kung sakaling hindi nyo po mahanap ng mabilis sa Biblia, ito po ay pinapakita sa screen. Isaiah 54, verse 9 to 10. Sapagkat para sa akin, ito ay parang tubig sa panahon ni Noe, gaya ng aking ipinangako na ang tubig sa panahon ni Noe ay hindi naaapaw pa sa lupa. Gayon ako'y nangako na hindi ako magagalit sa iyo. Ngayon, verse 10, ito pong verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang mga bundok ay maaring umalis at ang mga burol ay mapalipat, ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi hihiwalay sa iyo o ang aking tipan ng kapayapaan ay hindi maalis, sabi ng Panginoon na naawa sa iyo. Tunay po na kamangha-mangha ang mga talatang ito, di po ba? Sabi dito, ito ay parang tubig sa panahon ni Noe. Ang pagbaha sa panahon ni Noe ay lumipol sa lahat ng mga taong gumawa ng kasalanan sa panahon ni Noe. Saan maikukumpara ang baha sa panahon ni Noe? Sabi, ito ay parang tubig sa panahon ni Noe. Ito ang mga salita na sinulat ni Isaías. Sinulat 700 na taon bago dumating si Jesus. Nakipagpayapa na si Jesus sa Diyos sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus para sa mga makasalanan na haharap sa puot at walang hanggang paghuhukom para sa kanilang mga kasalanan. Ang kamatayan ni Jesus ay ikinumpara sa baha sa panahon ni Noe. Hinatulan ng Diyos ang mundo noon ng tubig sa pamamagitan ng baha sa panahon ni Noe. Ang tubig ay ang kahatulan at katarungan ng Diyos. Ang matuwid na paghukom ay natapos na. Kung titignan sa Genesis chapter 8,
Matapos ang baha, sumagsad ang daon sa mga bundok ng Ararat at ang pamilya ni Noe ay bumaba mula roon. Kung titignan nyo sa Genesis chapter 9 naman, sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga inapo, hindi ko na muling hahatulan ang mundong ito sa pamamagitan ng tubig. Maglalagay ako ng bahaghari bilang patutuo sa tipan na ito. Ipinangako ko na hindi na ako muling hahatol sa pamamagitan ng tubig. Isang panata. Ang tipan o pangako ay isang panata. Isa itong panata sa sarili na maging ang Diyos ay nangako. Isa itong pangako sa mundo. At bilang tanda ng pangako na hindi na siya muling hahatol sa pamamagitan ng tubig, binigay sa atin ng Diyos ang bahaghari. Basahin po ninyo ang Genesis chapter 9. Matatagpuan doon ang salitang tipan. Ang salitang tipan sa Genesis chapter 9 ay makikita ng 7 beses sa chapter na iyon. Tanong, ilang kulay meron ang rainbow o bahaghari? Red, orange, yellow, green, blue, indigo, purple? 7 kulay. Tama po? Ilan ang kulay? 7 lahat. At sa Genesis 9, ang salitang tipan ay 7 beses sa chapter na iyon. Ang 7 kulay na iyon ay madalas na makikita sa Biblia at kumakatawan sa pagiging ganap. Ito ay isang perpektong tipan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Pangako ng Diyos, hindi ko na muling hahatulan ito sa pamamagitan ng tubig. Isa itong taimtim na pangako mula sa Diyos. Sinabi dito sa kasulatan, dito sa Isaiah 54:9-10, ganang aking ipinangako na ang tubig sa panahon ni Noe ay hindi naaapaw pa sa lupa. Gayun ako'y nangako na hindi ako magagalit sa iyo at hindi ka na kagagalitan. Sapagkat ang mga bundok ay maaaring umalis, sabi po, at ang mga burol ay mapalipat, ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi hihiwalay sa iyo. Kasabi ng isang himno, through the mountains may be shaken and the hills be removed, yet His unfailing love for us will not be shaken. Ang verse na ito, sabi, sapagkat ang mga bundok ay maaaring umalis at ang mga burol ay mapalipat. Ibig sabihin, kahit ang mundo ay mawasak, ang pag-ibig at pangako ng Diyos ay hindi magbabago. Isa itong walang hanggang pangako. Hindi ko aalisin ang aking tipan ng kapayapaan. Ang kapayapaan ito ay naisakot parang sa krus. Tulad ng pinangako ng Diyos na hindi na muling hahatulan ng mundo sa pamamagitan ng tubig pagkatapos ng baha, kinuha ni Jesus ang lahat ng kahatulan na nararapat sa lahat ng tao sa mundo sa kanyang katawan para sa mga nagawa nating kasalanan at sa pamamagitan ng kanyang dugo na itatag ang tipan ng kapayapaan. Ipinangako ng Diyos na hindi na niya tayo hahatulang muli. Anumang kasalanan ang gawin natin, hindi na tayo mawawasak dahil dito. Tama po, pangako ito. Ang paghatol na iyon ay lumipas na. Parang totoo ba ang bagay na ito sa inyo? Siyempre naman, ito po kasi ipangako ng Diyos. Hindi na siya hahatol pang muli. Ngunit ngayon makikita po natin ang mga icebergs Arctic at Atlantic na mabilis nang natutunaw. Maging ang permanenteng yelo sa Mount Everest at ibang matataas na lugar ay mabilis na rin natutunaw. Nung dumaan po ako sa Rocky Mountains, nakita ko ang mga permanenteng yelo na natutunaw. At may nakalagay na karatula kung gaano ito natutunaw sa paglipas ng mga taon. Kaunting panahon na lamang po ang hinihintay bago tuluyang mawala. Saan po mapupunta ang mga tunaw na yelong ito? Umaagos po ito sa dagat na nagdudulot ng pagtaas ng level ng tubig dagat. Narinig ko po na may isang Muslim sa templo sa templong Muslim sa Indonesia na nalubog sa tubig. May isang tao tinuro niya ng kanyang kamay ang dagat, sinabi, iyon ang bahay ko noon, ngunit lubog na ito ngayon. Kapag nagpatuloy pa ang ganito, hindi na magtatagal, gaya ng sinabi noon ni dating US Vice President Al Gore, nang ipinaliwanag niya ang isa sa kanyang mga lecture sa harap ng maraming tao, at may isang malaking screen sa likuran niya, pinaliwanag niya ang epekto ng global warming at ang dahilan ng mabilis na pagtunaw ng mga iceberg sa Arctic at Atlantic. Sabi niya kapag natunaw ito, inaasahan na tataas ng 65 meters ang level ng tubig sa dagat. At pinakita niyang halimbawa sa screen ay nagpakita na ang mga malalaking lungsod sa buong mundo ay malulubog talaga sa tubig. Ang Japan ay malulubog, ang Beijing sa China ay malulubog, at kung saan tayo nakaupo ngayon, lulubog din po ito. Marahil ay hindi na magtatagal bago mangyari ang mga bagay na ito.
Ngunit kung gayon, magiging mali ang Biblia, tama po? Sinabi na hindi na muli magkakaroon ng paghuhukom kasi sa pamamagitan ng tubig. Sabi sa 2 Peter 3, 6-7, na sa pamamagitan din ito ang daigdig noon ay napawan ng tubig at nagunaw. Ito ay noong panahon ni Noe, nang ang mundo ay nawasak sa pamamagitan ng tubig. Pero sa verse 7, ngunit sa pamamagitan ng gayunding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghukom at sa paglipol sa masasamang tao. Noon ang paghukom ay sa pamamagitan ng tubig, ngunit ngayon ay sa pamamagitan ng apoy. Kaya ang global warming ang sanhi ng pagtaas ng level ng tubig, dagat, at muling paglubog ng mundo sa tubig. Magkakaroon ng paghukom sa pamamagitan ng apoy, ibig sabihin bago ito mangyari. Ano ang sinasabi nito? Kung magpapatuloy ang mga pangyayaring ito, ang malalaking lungsod sa mundo ay malulubog sa tubig at hindi tayo maaring mabuhay. Ngunit bago ito mangyari, magkakaroon ng paghukom sa pamamagitan ng apoy. Ang isang halimbawa ay ang pagkawasak ng Sodoma at Gomora sa pamamagitan ng apoy at asupre. Ito ay paunang pagpapakita ng huling paghukom sa pamamagitan ng apoy. Ang Sodoma at Gomora, Adma at Sebuim ay nawasak sa pamamagitan ng asupre at apoy. Ngunit hindi na kailangan ng bagong asupre at apoy na bumagsak mula sa langit. Ano ang kailangan? Kapag pinasabog ang mga nuclear arms, weapons na ginawa ng mga tao, ang buong mundo ay masusunog ng 100 beses. Kailangan pa bang muling bumagsak ang apoy at asupre mula sa langit? Hindi na po. Kasabi sa Isaiah 50 verse 11, kayong lahat ay nagpapaningas ng apoy na nagsisindi ng mga sulo. Lumakad kayo sa liyab ng inyong apoy at sa gitna ng mga sulo na inyong sinindihan. Mamamatay ang mga tao sa apoy ng nuclear war na kanilang ginawa. Kasabi rin sa awit 9:15, nahulog ang mga bansa sa hukay na kanilang ginawa, sa lambat na kanilang ikinubli, sarili nilang mga paa ang nahuli. Mawawasak sila dahil sa mga bomba na kanilang ginawa. Totoo po ito. Kung hahayaan sila ng Diyos, ang paghukom ay darating sa pamamagitan ng tubig, ngunit bago iyon, magkakaroon ng paghukom sa pamamagitan ng apoy. Kasi 2 Peter 3:10 sabi, at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy. Gayunpaman, hindi lamang ang nilalaman mismo ang gusto nating bigyan din dito, kundi ang katotohanan na ang Diyos ay gumawa ng tipan matapos hatulan ng mundo sa pamamagitan ng tubig, at nangakong hindi na ito hatulang muli sa pamamagitan ng tubig. Si Jesus, sa kabilang banda sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at sa pagdanak ng kanyang dugo, winasak niya ang alitan sa pagitan ng tao at Diyos at nagkaroon tayo ng kapayapaan. This time, tignan natin sa Romans chapter 5, verse 1. Romans chapter 5 verse 1, basahin po natin sabay-sabay. Kaya't yamang tayo inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Natanggap natin ang kapatawaran ng mga kasalanan at ginawa tayong matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi lamang napatawad ang ating mga kasalanan, kundi inaring ganap din po tayo. Namatay si Jesus at tumanak ang kanyang dugo upang patawarin ang ating mga kasalanan, at sinakatuparan niya ang kautusan na hindi natin matupad at nakamit natin ang katwiran. Ipinagkaloob niya sa atin ang ganap na katwiran ng Panginoon at tayo'y ipinahayag niyang matuwid. Kaya dito sabi, kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kapayapaan sa Diyos ay naisa katuparan na. Ang ibig sabihin ng kapayapaan ito ay fellowship. Gaano nga kaganda kung ang relasyon bilang magkaaway ay tuluyan nang naalis at ang malapit na pagsasama ay natatag. Ito yung kapayapaan. Kaya dapat tayong masiyahan sa kapayapaan kasama ang Diyos. Kasi sabi, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos. Dapat tayong malugod sa kapayapaan ito. Ngunit kapag sumuway ulit tayo, magagalit ang Diyos. Ang ating mga kaluluwa ay hindi na mawawasak, kunit hindi kinukunsit niya ng Diyos ang kasalanan sapagkat siya po ay banal. Naintindihan niyo po ba? Iniligtas siya tayo upang akayin sa kabanalan, hindi upang bigyan tayo ng otoridad na gumawa ng kasalanan.
Okay lang, gumawa ng kasalanan kasi napatawad naman na ang mga kasalanan, sabi ng iba. Ito ay isang bagay na patuloy nating pinag-aaralan. At ang lahat ng may kapayapaan sa Diyos ay dapat na patuloy na tinatamasa ang kapayapaang iyon, tama po? Kahit na makagawa tayo ng kasalanan, dapat nating sabihin, Ama, sa langit, nagkamali po ako, pakiusap, patawarin niyo po ako. At sasabihin niya, sige, naiintindihan ko. Huwag ka nang mag-alala. Gaya ng relasyon ng ama at anak na lalaki, ang isang anak ay pwedeng magkamali sapagkat wala pa siya sa hustong gulang. Kaya pag sinasabi niya, nagkamali ako, Ama, hindi ko nauulitin ulit, sasagot ang ama, okay, naiintindihan kita. Huwag mo na lang gawin ulit ito. Huwag ka nang mag-alala. At ang pakikisama sa pagitan ng ama at anak ay nagpapatuloy. Ibig sabihin, dapat patuloy nating tinatamasa ang kapayapaan ito. Naintindihan niyo po ba? Patuloy na pinanatili ng Diyos ang kapayapaan sa atin. Ngunit kapag sumuway tayo, nasisira natin ang kapayapaan iyon. Hindi ito dapat mangyari. Kahit na hindi tayo mawasak magpakailanman, nagagalit ang Diyos sa kasalanan. Kaya tignan natin sa 2 Korinto chapter 5. Sa verse 18 at 19, 2 Korinto chapter 5, verse 18 hanggang 19. Babasahin ko po mula verse 18. Lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Sa makatwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Sinasabi po dito, lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. Kaya ipinagkasundo tayo ng Diyos sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo kahit na tayo ay kanyang mga kaaway dahil sa kasalanan. At ibinigay niya, sabi po sa amin, ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Ano ang ibig sabihin nito? Ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo? Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, ang mga hindi ligtas ay hindi pa naipagkasundo. Sila ay mga kaaway pa rin ng Diyos. Kahit na pinatawad na ng Diyos sa mga kasalanan at naliligtas ang mga sumasampalataya, kapag hindi sumampalataya ang isang tao, nananatili pa rin siyang kaaway ng Diyos dahil pinili nila na hindi sumampalataya. Kaya anong ministeryo ng pakikipagkasundo? Ang ebanghelyo ang nagdadala ng kapayapaan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao, kaya pinapangaral natin ang ebanghelyo sa mga tao. Ginawa na ang kapayapaan sa Diyos, sabi po, kaya manampalataya kayo rito. Ipinapahayag natin ang katotohanan na pinatawad na ng Diyos ang lahat mong mga kasalanan, kaya kapag nagsisi ka at manampalataya, maliligtas ka. Ang pagsisisi ay nangangahulugan na kapag nanumbalik kang nalalaman na ikaw ay makasalanan, ikaw ay mapapatawad. Kaya sabi, aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo at ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon, manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Ang panunumbalik ay ang panagsampalataya. Kapag hindi ka bumalik, ganap mong tinanggihan ng biyay ng Diyos at nagiging kaaway ka ng Diyos. Ang mga hindi sumasampalataya ay mapapahama. Hindi dahil sa mga kasalanang nagawa nila, kundi dahil sa kasalanan ng hindi pagsampalataya. Walang paraan para mapatawad ang kasalanan ng hindi pagsampalataya. Kaya pinagkatiwala niya sa atin ang ministeryo ng pakikipagkasundo at ang pagpapalaganap ng katotohanan ito. Bakit kayo nagiging kaaway ng Diyos kung ang kasunduan ng kapayapaan ay tapos lang gawin? Huwag niyong gawin yan. Manumbalik kayo agad sa Diyos at tatangkapin kayo ng Diyos. Dapat natin silang balaan. At kapag hindi nila ito ginawa, tatanggapin nila ang puot at kahatulan ng Diyos. Ang ating ministeryo ng pakikipagkasundo ay ang ikalat ang ebanghelyo ng kapayapaan. Responsibilidad po natin na ikalat ang ebanghelyo. Kapag pinapangaral natin ang kaligtasan at natatanggap nila ito, ang mga dating kaaway ng Diyos ay naipagkakasundo. Ibinigay niya sa atin ang ministeryo ng pakikipagkasundo at ipinagkatiwala sa atin ang salita ng pakikipagkasundo. At ang salita ng pakikipagkasundo ay ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos ay ang salita ng kapayapaan. Kapag sumasampalataya kayo sa mga salita ng kapayapaan, ang kapayapaan ay magkakatotoo. Kapag hindi ka sumampalataya, ikaw ay kaaway ng Diyos.
at ipinagkatiwala niya sa atin ang kanyang salita upang ikalat ito. Kasi sabi ng himno, Lord, even angels will adore the work you have entrusted to me. Spread the Savior's words of reconciliation throughout the world, sabi po. Dapat nating ikalat ang Ebanghelyo ng Panginoon na nagdadala ng pakikipagkasundo. Hiniling niya sa atin na ipahayag ang mga salitang iyon. Kaya ngayon, tayo na, mga naipagkasundo na sa Diyos ay dapat sabihin pa sa mga kaaway ng Diyos at nabubuhay laban sa Diyos na bumalik na sila sa Diyos at makipagkasundo sa Diyos sapagkat ang mga kasalanan nila ay napatawad na. Job 22:21 sabi, sumang-ayon ka sa Diyos at ikaw ay mapapayapa at ang mabuti ay darating sa iyo. Kung ikaw ay ligtas na, ang kaluluwa ay magiging payapa na at matatanggap mo ang mga pagpapala mula sa Diyos. Kaya ipinagkatiwala po niya sa atin itong ministeryo ng pakikipagkasundo at ang salita ng pakikipagkasundo. Binabahagi natin ang ebanghelyong ito upang ipagkasundo ang mga kaaway ng Diyos at binabago ang mga makasalanang pupunta sa impyerno na maging mga taong nakatadhana sa langit. Ito ang dakilang utos sa mundo na ibinigay sa atin ng Diyos, ang pinakadakilang misyon sa mundo at ang layunin ng ating buhay bilang mga Kristiyano sa mundong ito. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa buong kalawakan. Pinamumunuan po niya ang kasaysayan. Napakaraming bagay ang nagawa ng Diyos. Gayunpaman, ang pinakadakilang bagay na ginawa ng Diyos ay nakasulat sa Biblia at wala nang masigit pang dakila kaysa yung pagbigay niya ng kanyang tanging anak upang mamatay sa krus at tubusin ang mga kasalanan ng tao magpakailanman sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya niyang gawin ang lahat sa pamamagitan ng kanyang salita at kapangyarihan. Gayunpaman, upang iligtas tayo, ang tanging anak ng Diyos ay dapat mamatay at magdanak ng kanyang dugo. Wala nang mas dakilang gawa kaysa dito. At ngayon, ipinagkatiwala niya ang gawaing iyan sa atin, ang pinakadakilang bagay na ginawa ng Diyos. Kasi Hebreo 2:3, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Kung ituturing nating maliit na bagay lang ito, paano natin matatakasan ang paghuhukom? Kaya dapat ituring ng taong nakatanggap ng ganoong kadakilang kaligtasan na dakila rin at mahalaga ang kaligtasan at espiritu ng ibang tao. Ang hindi pag-evangelize ay pagpapabaya sa dakila at mahalagang kaligtasan ng ibang tao. Huwag niyo po itong gagawin. Kung paano ang kaligtasan ng inyong kaluluwa ay mahalaga, pinapahalagahan din po natin ang ibang kaluluwa at dapat tayong maging handa na gumawa ng anumang sakripisyo upang magligtas ng kaluluwa ng isang tao. Alam niyo po ba na ito ay kapaki-pakinabang na gawain kahit pamamatay pa ang isang tao para maligtas pa ang iba pang tao? Kaya binigay sa atin ng Diyos ang misyon ng pagdadala ng pakikipagkasundo. Tignan natin sa 2 Corinthians 5:20. Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 20. Basahin po natin ang sabay-sabay. Kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo, yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin, kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo makipagkasundo sa Diyos. Sabi, kami mga sugo para kay Kristo. Dalawang bansa ang kasalukuyan, halimbawa may digmaan. Nagpadala sila ng mensahero upang itigil ang digmaan, ngunit kung may mensahero ay mapagkamalang ispi at pinatay siya, talagang sisiklab ang digmaan. Sabi, kami ay mga sugo para kay Kristo. Si Kristo ay may kapayapaan at sinugo niya sa atin ang tagapagdala ng balita. Yamang, ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin, sabi po. Tinuturuan niya tayo ditong maging mga alagad. Yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Ngayon ay nagpapatutuo tayo kung ano ang natupad ng Diyos. Makipagkasundo sa Diyos. Kaya ngayon, ang mga salitang makipagkasundo sa Diyos ay hindi mga simpleng salita lamang. Ito po ay malaking bagay. Kaya sa Luke 19:42, alam niyo po, iniyakan ng Panginoong Hesus ang Jerusalem. Iniyakan niya ang Jerusalem at sinabi, O Jerusalem, Jerusalem, kung sa araw na ito ay alam mo sana ang mga bagay na tungo sa kapayapaan, subalit ngay nakakubli ito sa iyong mga mata. Sabi ng Panginoong Hesus, kung sa araw na ito ay alam mo sana ang mga bagay na tungo sa kapayapaan.
Ang Jerusalem kung saan pinako si Jesus at namatay ay kumakatawan sa Israel. Bilang resulta, ang Jerusalem ay nawasak. At noong 70 AD, dumating si General Titus at sinunog niya ang templo ng Jerusalem. Pinatay ang 1.1 million na mga Hudyo. At pagkatapos, pinalayas sila sa buong mundo. Ilang tao ang namatay sa loob ng nakalipas sa 1,900 na taon? Saan man sila magtungo sa loob ng 1,900 years? Bakit po? Sabi kong sa araw na ito, ay alam mo sana ang bagay na tungo sa kapayapaan. Kung alam lang sana mga Israelita ang mga bagay na tungo sa kapayapaan at nagsisisi sila ng tama, hindi sana sila napahama. Kahit na pinatay nila si Jesus, dapat silang magsisi sa kanilang mga kasalanan. Ngunit patuloy nilang sinubukang patayin ang mga alagad at sumalungat sa Ebanghelyo at hanggang ngayon, sinasalungat nila ito. Kasi sabi, subalit ngayon, nakakubli ito sa iyong mga mata. Masdan ninyo ang inyong bahay ay iniiwan sa inyong wasak. Sapagkat hindi nila alam ang kapayapaan ng Diyos, ang mga Israelita ay lubusang sinumpa sa mahabang kasaysayan nila sa loob ng 1,900 years. Ano ang tinuturo nito? Ang Ebanghelyo ay ipinapangaral na ngayon sa mga Hintil. Tama po? Habang ang Ebanghelyong ito, na tinanggihan naman ng mga Israelita, ay ikinalat sa mga Hintil sa buong mundo hanggang sa dulo ng lupa, ang Diyos na gumagawa ng kapayapaan ay itinago ito sa mga mata ng mga hindi sumasampalataya sa Ebanghelyong ito. Kaya kung sa mga araw na ito ay alam mo sana ang mga bagay na tungo sa kapayapaan, sabalit ngayon, nakakubli iyon sa iyong mga mata. Kapag hindi mo ito nauunawaan, hindi kayo mapupunta sa impyerno ng 1,900 taon lang, kundi magpakailanman. Bakit kayo mapupunta sa impyerno? Ang kaluluwa ay mapupunta sa impyerno hindi dahil sa maraming kasalanan, kundi dahil sa kasalanan ng pagtanggi kay Kristo. Ang kapayapaan sa Diyos ay natupad na sa krus. Ngunit ano ang nangyayari kapag tinanggihan mo ang kapayapaang iyon? Nagpahayag na po siya ng kapayapaan, ngunit kapag sinubukan nilang pumunta sa digmaan, lubusan niya silang wawasakin. Ang Diyos ay Diyos ng kapuutan. Patatawarin niya ang mga nagsisisi hanggat gusto niya, ngunit hindi niya lulubayan ang mga hindi nagsisisi at sumasalungat naman sa Kanya. Hahatulan niya sila. Tinatanggihan pa rin ng mga Judaismo si Kristo at hindi sila nagsisisi. Naniniwala sila kay Jehovah na Diyos, ngunit hindi sila sumasampalataya kay Jesucristo. Naniniwala sila na ang Jesus na namatay sa krus ay hindi ang Mesiyas at naghihintay pa rin po sila hanggang ngayon sa Mesiyas na darating bilang hari. Ganyan ang Judaismo. Sinasabi ng Judaismo na ang bagong tipan ay aklat daw ng mga maling katuruan. Aklat ng kulto, sabi nila. Subalit bakit ginawang malaya ng Diyos sa mga Israelita at ginawa silang malakas na bansa kahit na hindi pa rin sila nagsisisi ng maayos? Hindi iyon dahil lubusang nagsisisi ang Israel. Kung titignan sa Ezekiel chapter 36, ang dahilan kung bakit ang mga Israelita ay ikinalat sa buong mundo at nawasak sila, iyon ay dahil sa kasalanan ng pagtanggi nila kay Kristo. Bilang resulta ng kanilang pagkawasak, nadungisan ang pangalan ng Diyos. Sinabi niya na ang pangalan ng Diyos ay nadungisan. Bakit? Sinabi ng mga Hintil, hindi ba't sila ang bayan ng Diyos? Hindi ba't sila ang bayan ni Jehovah? Bakit sila pinalaya sa lupain na binigay ni Jehovah? Bakit sila miserable? Bakit naging tiwangwang ang kanilang lupain? Patay na ba ang Panginoon nila ngayon? Ang pangalan ng Diyos ay nadungisan. Dahil ito sa pagkawasat ng mga Israelita. Kaya, pinanumbalik ng Diyos ang mga Israelita, hindi dahil naawa siya sa kanila o dahil nagsisisi sila. Kamangha-manghang pinanumbalik sila ng Diyos upang ipakita, habang pinapangaral ang Ebanghelyo sa mundo, sa buong mundo, na ang Diyos ay hindi patay at ang Israel ay winasak dahil nagtaksil sila kay Kristo. Kasalukuyang nakikipagdigma ang mga Israelita ngayon laban sa Hamas at tunay na kahanga-hanga sila. Hindi sila umaatras. May artikulo po sa balita ngayong araw, sinabi ng Hamas, pakiusap, itigil na ninyo ito.
Alam niyo po ba kung ano ang naging sagot ng Israel? Anong sagot nila? Sabi nila, kapag nakipagkasundo kami, talo kami. Sinabi rin nila na dapat nilang ganap na lipulin ang Hamas. Hindi po ba sila nakamamangha? Ang ganoon kalit na bansa ay may lakas. Malakas ang loob nila na hindi sumuko, na parang sila ang may kontrol. Alaman nila o hindi, ang Diyos ay nasa likod kasi nila. Ang mga Israelita ngayon ay hindi na mawawasak. Bakit po? Para patunayan na ang Diyos ay buhay. Sa Romans 11:25, maging sa Apocalypse 11:9 at sa Revelation chapter 7, sinasabi ng Biblia na mangyayari na ang 144,000 ng mga Israelita ay maliligtas sa huling pagkakataon, sa huling mga araw, at hindi ngayon iyon. Hanggang sa mga Israelita sa buong mundo ay magtipon-tipon kalaunan, sinabi ng Diyos na ang bansa na kanyang pinanumbalik ay hindi na mawawasak muli. Ibinalik ng Diyos sa mga Israelita, hindi dahil po nagsisi sila. Maraming masasamang bagay ang ginagawa nila ngayon. At dapat nating malaman na ibinalik sila ng Diyos para mapatunayan na siya, ang Diyos ay buhay. Gayunpaman, ang pagbagsak ng mga Israelita dahil po sa kanilang pagtanggi kay Kristo ay isang aral na magkakaroon ng walang hanggang pagkawasak sa mga taong tumatanggi kay Jesus hanggang sa huli. At ang kasaysayan ng mga Israelita ay isa pong aral sa buong mundo. Sa Biblia, unang 1:2 verse 2, sabi, siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Si Jesus ang kabayaran na ibinayad sa Diyos para sa ating mga kasalanan. At sinasabi, hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Siyang naging kabayaran. Tinubos niya hindi lamang ang mga kasalanan ng mga mananampalataya, kundi maging ang mga kasalanan ng mga tao sa buong mundo. Binayaran ni Jesus sa pamamagitan ng pagtubos sa lahat ng mga kasalanan. Siya ang kabayaran hindi lamang para sa atin, kundi para sa buong sanlibutan. Gayunpaman, hindi ito alam ng mga hindi mananampalataya. Nakatago ito sa kanilang mga mata sapagkat ang kanilang mga mata ay nakabukas lang sa sanlibutan. Hindi sila bumabalik sa Diyos. Dinadala sila sa tukso ng Diablo. At sa 1 John 4 verse 10, sabi po, narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Nung tayo ay mga kaaway pa ng Diyos, minahal tayo ng Diyos at sinugo ang kanyang anak bilang kabayaran para sa atin. Hindi dahil minahal natin siya. Si Jesus ay namatay sa krus. Siya po ay bilang handog na tumubos sa atin sa Diyos. Ito ay talagang nakakagulat. Upang tayo ay matubos at magkaroon ng kapayapaan sa Diyos, si Jesus na walang kasalanan ay kailangang magdusa at mamatay doon sa krus. Hindi po nangyari na ganoon kadali tayong nagkaroon ng kaligtasan. Kaya ating pinapalaganap ang Ebanghelyo ng kapayapaan na naisakatuparan sa pamamagitan ng kapayapaan ni Jesus Kristo doon sa krus. Gayunpaman, maraming tao, magpahanggang ngayon pa rin ang tumatanggi sa kapayapaan sa Diyos at nananatili silang kaaway ng Diyos. Ito po ay talagang nakakakilabot. Ito po ay kagaya ng pagtayo laban sa Diyos. Kung alam nila na talagang may Diyos, hindi po nila ito gagawin. Ngunit sinasabi po nila, nasaan ang Diyos? Kaya ngayon, ito ay ating responsibilidad na ipangaral yun pong ebanghelyo na tumubos sa kanila. Kaya ngayon, ay tatalakayin ko naman ang tungkol sa kapayapaan sa pagitan ng mga taong nagkaroon na ng kaligtasan. Ang kapayapaan sa pagitan ng mga Kristiyanong ligtas. Alam niyo po kung ano ang itsura ng krus? Mula sa itaas hanggang sa ibaba, ito ay kumakatawan sa kapayapaan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao.
At mula naman po kaliwa tungo sa kanan, ito naman po ay kumakatawan sa kapayapaan sa pagitan ng mga tao. Mari po nating isipin ang krus sa ganoong paraan. Para sa mga taong nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos, kailangan din namang magkaroon sila ng kapayapaan sa pagitan ng ibang mga tao at ito po ang katibayan na sila ay may kapayapaan sa Diyos. Tama po ba? Kapayapaan sa Diyos. Ang kapulungan ng mga tao na nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos ay nasa church. Tama po? Nasa fellowship. Ito po ang kapulungan ng mga tao na nagkaroon na ng kapayapaan sa Diyos. Sa Hebrews 12:14, pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan na kung wala nito ay walang sino mang makakakita sa Panginoon. Kapayapaan sabi po sa lahat ng mga tao. Hindi po tayo maaaring magkaroon ng kapayapaan sa mga taong hindi paligtas, tama po. Ngunit kailangan natin itong gawin sa pamamagitan ng pag-i-evangelize sa kanila. Ang mga ligtas naman ay hindi dapat tumalikod sa ibang mga mananampalataya. Ang kapayapaan sa Diyos ay may kaugnayan sa kapayapaan sa mga ligtas, sama po? Sa gitna ng mga taong may kapayapaan sa Diyos, ang pag-aaway at pagkapuot ay hindi dapat mangyari. Sa Kawikaan 16:7, kapag ang mga lakad ng tao sa Panginoon ay kasiyasiya, kanyang pinagkakasundo maging mga kaaway niya. Ito po ay espesyal na salita. Kapag ang mga lakad ng tao sa Panginoon ay kasiyasiya, marahil ang tao ngayon ay may mga kaaway. Ang kanyang pinagkakasundo maging ang mga kaaway niya, sabi po, ang taong may kapayapaan sa Diyos ay maaring mabuhay ng maayos na buhay pananampalataya. At habang nakikita ito ng kanyang mga kaaway, may isip nila, bakit ang mabuting tao ngayon ay naging kaaway ko? Nagkamali ako. At magsisisi sila sa kanilang sarili at makikipagkasundo sa kanya. Kahit sa gitna ng mga taong ligtas, nagiging kaaway nila minsan ng isa't isa. Ininsulto mo ako noon. Pababayaan mo ito. Pagbabayaran mo ito balang araw, sabi nga. Kaya, kapag ganito, ano po ang gagawin ninyo? Walang katupusan ito kung mapupuot din kayo sa taong iyon. Kaya, kung isa sa mga taong ito ay kasiyasaya sa Diyos, aaminin ng isa pang tao sa kanyang sarili na siya ang nagkamali. Pagsisisihan niya ang kanyang nagawa. Siya ay mabuting tao, sabi niya. Bakit ko ginawa iyon? Sa isang labanan, kailangang ipalakpak ang dalawang kamay para makipaglaban. Ngunit kahit gaano ka magsikap na manakit, kung hindi naman magpapang-abot ang mga kamay mo at kalaban mo, walang magiging laban. Galit ako sa kanya kasi siya ang unang nagalit sa akin. Nagsasalita ako ng dalawang salita kapag nagsasalita siya ng isang salita. Mas marami ang sinasabi ko kaysa sinasabi niya. Kung ganito ang inyong gagawin, ang kapayapaan ay hindi makakamit. Ganin din po sa tahanan. Ang kapayapaan ay kinakailangan. Sa pagitan ng mag-asawa, napakarami nga mga pagkakataon na ang kapayapaan sa gitna ng mga miyembro ng pamilya ay nasisira. Sa Kawikaan 17:1, mas mabuti ang isang tuyong tinapay na may katahimikan kaysa bahay na puno ng pistahan ngunit may kaguluhan. Ang pistahan ay tumutukoy po sa masarap na pagkain, karne. Ngunit ang isang tuyong tinapay, sabi po, gaano po ito kahirap? Pero sabi, mas mabuti ang isang tuyong tinapay na may katahimikan kaysa bahay na puno ng pistahan ngunit may kaguluhan. Sa totoo lang, may mga pamilya na namumuhay ng may kapayapaan kahit na nasa karukhaan. At mayroon din namang palaging nag-aaway kahit sila ay may kayamanan. Isipin po natin si Jesus bilang tuyong tinapay. Iniisip ng mga taong makasalibutan na si Jesus hindi mahalaga kagaya ng isang tuyong tinapay. Ngunit sa pamamagitan ng Panginoon, tayo ay makukontento at ang kapayapaan ay naisakatuparan sa pamamagitan niya. Ano bang kabutihan kung mayroon kayong mga away? Huwag po kayong makipag-away sa isa't isa. Huwag tayong makipag-away, magtalo sa isa't isa. Ang pagtatanim po ng sama ng loob at pakikipag-away ay pag-aaway ay parang salungat at hindi ito patunay ng ating kaligtasan. Hindi natin ito dapat gawin. Sa Kawikaan 18:19, ang kapatid na nasaktan. Halimbawa, nasaktan ko ang kapatid na ito. Nagawa kong hindi niya ako maintindihan. Kaya nag-away kami.
Ngunit ang magkaroon ng kapayapaan sa kapatid na ito ay tulad ng lungsod na matibay. Ito ay mas mahirap kaysa sa makipag-away at masakop ang lungsod na matibay. Kaya sabi, ngunit parang mga haligi ng isang kastilyo ang pag-aaway. Yan ang sabi dito sa Kawikaan 18:19. Paano ka makakapasok sa isang kastilyo na nasa tuktok ng mataas na bundok kung ang mga pinto ay mahigpit na nakasarado? Huwag niyo pong galitin ang sinuman. Maaari talagang napakahirap po nitong ayusin. Kapag ang mga taong hindi naniniwala kay Jesus ay nag-aaway, magagawa nilang magbati sa pamamagitan ng pag-inom ng magkasama at pakikipagkamay. Maraming beses na po akong nakakita ng ganito. Tama po? Ngunit kapag ang mga ligtas na mga magkakapatid ay nag-aaway ng isang beses at pagkatapos ay patuloy silang nagtitinginan ng masama, nagbago ang kanilang ugali, hindi nagbabatian at sinasabi na ayaw na nilang pumunta sa church dahil hindi na nila mapagtiyas ang makita ang isa't isa. Kung gayon, nakakagawa sila ng malaking kasalanan. Sa totoo lang, ang magkaroon ng kapayapaan sa iba ay mahirap gawin. Ngunit kailangan natin itong gawin. Ano ang dapat gawin upang magkaroon ng kapayapaan? Matatagpuan po ito sa Mateo chapter 5, verse 23 at 24. Sabi doon, kaya't kung maghahandog ka ng kaloob sa dambana at doon ay naalala mo ng iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwanan mo roon sa harap ng dambana ang kaloob mo at humayo ka. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka magbalik at maghandog ng iyong kaloob. Ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito ay kahit na kayo ay nananalangin sa Diyos o natatakot sa Diyos, kung may problema na naging dahilan para magreklamo ang isang brother, lutasin niyo muna ang problemang iyon. Alam niyo po ba ito? Sinasabi ng Biblia na kung ang mag-asawa ay nag-aaway, nagtatalo at nagagalit sa isa't isa, hindi sila makakapanalangin. Kailangan muna nilang magkasundo. Sinasabi niyo ba na ang magagawa niyo para sa Panginoon ay ang makipag-away sa isa't isa? Sabihin na natin na ikaw ay madalas na voluntaryong gumagawa sa church, nag-i-evangelize. Maayos mag-offering at ginagawa ng maayos ang lahat ng mga bagay. Ngunit kung hindi naman niyo gagawin ang gawain ng makikipagkasundo, nawawalan kayo ng pinakamahalagang bagay. Naunawaan niyo po ba? Ang pakikipagkasundo po, ito po ba ay maliit na bagay? Kahit na ang Panginoon ay namatay doon sa krus upang tayo ay may kapagkasundo sa Diyos. Kaya mahirap po talaga para sa inyo makapagkasundo sa mga kapatid. Pero kung ligtas ka na, mahirap po ba talaga? Ang mga emosyonal na issue ba ay talagang mahalaga? Malaki bang problema dahil may taong minura kayo? Sinabi sa atin ng Panginoon na magpatawad tulad ng pagpapatawad ng Panginoon. Ngunit ang hindi makapagpatawad, ito po ay isang uri ng pagmamataas. Alam niyo po ba? Tinitignan ko, sa palagay mo, iyuyuko ko ang aking ulo sa iyo? Ganon sila. Para magkaroon ng kapayapaan ng mga Kristiyano, alam niyo po, dapat po silang maging mapagpakumbaba. Kailangan po muna nating magpakumbaba. Dapat nating talikuran ng ating pagmamataas, iwanan ang ating sariling isipan, magpakumbaba sa ating mga opinyon. Dumarating ang kapayapaan sa pamamagitan po ng mga mapagpakumbabang tao. Kapag nagsasama-sama ang mga taong mapagmataas, sa huli, tignan niyo, mag-aaway yan. Alam na alam niyo po ito. Ang kapayapaan ay naisasagawa sa mga taong talaga pong mapagpakumbaba. Sa Marcos 9:50, sabi po, magkaroon kayo ng asin sa inyong mga sarili at kayo magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Ano pong ibig sabihin nito? Na magkaroon kayo ng asin sa inyong mga sarili at kayo magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Ganang alam nyo, ang asin ang nagbibigay ng lasa sa pagkain. Kahit na nasa inyo ang lahat ng rekado, ngunit kung walang asin, ay magkakaroon ba ng lasang pagkain? Hindi po. Sa paggawa ng repolyong kimchi, sa una, ang repolyo ay matigas, ngunit kung lalagyan mo ito ng asin, ito ay talagang nagiging malambot, di ba?
asin ang nagpapalambot at nagpapatigas sa puso ng isang tao. Asin ang nagpapasarap sa kimchi, tama? Ngunit kapag kumakain ng kimchi ang mga tao, sinasabi ba nilang, oh, masarap yung asin? Hindi po. Sinasabi nila, masarap ang kimchi. Natutunaw ang asin, nagpapalambot ito. Nagpapasarap ito ng pagkain, ngunit walang sinasabi ang mga tao kahit isang salita tungkol sa asin. Kaya sabi ng asin, bakit wala silang sinasabi tungkol sa akin? Sinasabi lang nila, yung cabbage kimchi, yun ang masarap. Iyon ay dahil hindi natin nakikita ang asin dahil natunaw na ito. Mga kapatid, upang mangyari ang pakikipagkasundo, ang kasabihan na kapayapaan na may asin ay nangangahulugan na dapat magkaroon ng pagsasakripisyo ng sarili. Matunaw ka! Ayos lang kahit hindi tayo tumanggap ng papuri, hindi natin ipinapakita ang ating sarili. Ginagawa lang natin ang kailangan natin gawin. Alam ng Diyos ang lahat ng mga bagay, kaya ang pakikipagkasundo ay talagang napakahalaga. Gaano ba mapagpakumbaba si Jesus? Si Jesus na lumikha ng lahat, hari ng mga hari, ngunit siya po ay maamo at mapagpakumbaba. Ang Panginoon ay naging gaya ng isang alipin. Lumuhod siya at hinugasan ng maruruming paa ng mga alagad. Sabi niya kung paano ng anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ibigay ang kanyang buhay na pantupos sa marami. Anong sinabi ni Jesus habang hinugasan niya ang paa ng mga alagad? Sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Kung ako nga na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong paa, kayo man ay dapat din maghugas ng paa ng isa't isa. Ang paghuhugas ng paa ay hindi magandang karanasan. Alam niyo po, mainit at malikabok noon sa Palestina. At hindi gaya ng sapatos ngayon ang mga suot nila noon, kundi mga sandalyas lang. Kung maglalakad sila ng buong araw, sila ay maalikabukan, papawisan, mangangamoy at marurumihan yung paa. Gayunpaman, kapag pumasok na po sila sa bahay, isang alipin ang maglalagay ng palanggana sa pintuan ng bahay. Hugasan kanilang paa, pupunasan ito ng tuwalya. Ito ang ginagawa ng mga alipin noon. Subalit ginawa iyon ni Jesus. Kung siya ginawa niya ito, hindi niyo po ba kayang patawarin ang pagkakamali ng mga brothers and sisters? Sinabi niya, maghugas sa mga paa ng isa't isa. Sinabi na ang pag-ibig ay matiisin. Kung titignan sa 1 Korinto chapter 13 sa verse 4, bakit nagsimula ang pag-ibig ay matiisin? Yan ang simula tungkol sa pag-ibig. At sa verse 7, pinapasan ito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Dahil ang pag-ibig ay nagsisimula sa pagtitiis at natatapos sa pinapasan ito ang lahat ng bagay at kailangan tinitiis ang lahat ng bagay. Bakit? Bakit natin kailangan magtiis ang ganito katagal? Nagtitiis tayo dahil may mga bagay na hindi natin kayang pagtiisan. Ang Diyos nga nagtiyaga, nagtiis. Ang isang araw, gaya ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon, gaya ng 1 araw. Kahit na tinatanggihan ng tao ang Diyos patuloy pa rin nagtitiis. Dahil pag-ibig ay matiising. Subalit hindi matiyaga ang mga tao. Kasi sinasabi nila, oh, hindi ko na kaya ngayon. Kaya anong gagawin nila? Susubukan yung... Anong gagawin nyo? Alam niyo po, subukan niyo pong basahin yung aklat na pinamagatang 30,000 Miles in Search of the Enemy. Sikat po ito, dati itong comics. Isang tao po ang naglakbay ng 30,000 miles upang magiganti sa kanyang kaaway. Ngunit namatay siya bago pa ang kanyang kaaway, bago niya marating yung kaaway. Mga kapatid, kung mayroon kayong mga kaaway sa inyong puso, ang inyong pagkatao ay mawawasak, ang pagpapatawad ay, alam niyo po, parang nawawalan ng kabuluhan. Kasi ang pagpapatawad ay pagluluwalhati. Ang hindi pagpapatawad ay pagluluwalhati sa sarili. Kaya kailangan magpatawad. Mabuti sa mga Kristiyano na magkaroon ng malawak na pag-iisip. Ang lahat ng mayroong kalakasan, mayroon ding kahinaan ng iba. Tama po ba? Gayunpaman, kahit may mga kalakasan tayo, hindi dapat natin hayaan na tayong mga magambala ng mga maliliit na kahinaan mula sa malalaki at mahalaga nating mga kalakasan. Bawat tao ay mayroon lamang bang kabutihan, mayroon din po tayong masamang katangian. Kung ang ibang kalakasan ay malaki at mahalaga, dapat mong pahalagahan ang mga kalakasan iyon at yakapin naman ang mga kahinaan nila,
at pasanin ninyo mismo ang mga iyon. Pasanin. Gayunpaman, huwag nating husgahan o i-chismis ang kahinaan ng ibang tao dahil lang sa hindi ito parehas sa iyo. Huwag po ha. Sa Efeso 4 verse 32, sabi, at maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Sabi, maging mabait kayo sa isa't isa. Palawakin ang puso, maging mahabagin. Tayong lahat ay may parehong mga kahirapan sa mundong ito. Tama ba? Kahit na tayo ay inuusig dahil sa pananampalataya kay Jesus, dapat natin itong tiisin sa pamamagitan ng pag-alala sa Panginoon. Kung hindi natin aaliwin ang isa't isa, patatawarin ang isa't isa, hindi tayo mahahabag sa isa't isa, kung gayon sino ang mahahabag sa atin. Kaya sabi, maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Tayo po ay pinatawad magpakailanman ng Diyos mula sa ating napakalaking kasalanan. Ngunit tayo ay nagagalit dahil hindi natin kayang patawarin ang ibang tao mula sa kanilang maliliit na mga pagkakamali. Huwag po natin itong gawin. Kaya dito sa Efeso 4:3 sabi na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Sa verse 2 sa Efeso chapter 4, may pagtiyaga, magparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Kahit na mayroon kayong problema, kailangan natin silang pagtiisan. Kung mayroon kang maraming anak, ang iba ay masunurin at ang iba ay masuwayin. Ngunit ang mga magulang ay tanggap silang lahat. Kung ang isang anak ay hindi nakikinig, sa palagay niyo ba ay palalayasin na lang ng basta-basta ang anak na ito? Sasabihin ba sa kanila, lumayas ka? Hindi po. Ang ating mga brothers and sisters ay naligtas na. Ngunit, nagkukulang pa rin din po sila sa maraming bagay. Kaya kailangan nating tanggapin ang lahat. Kahit na nagkukulang ang ibang mga brothers and sisters, may mga pagkukulang din naman tayo, di ba? Kaya tayo ay dapat na mahabag sa isa't isa. Kaya sabi po, magparaya sa isa't isa sa pag-ibig na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. May tali ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay buklod ng kapayapaan, kaya tayo ay nagpaparaya sa isa't isa na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu. Ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya upang mapanatili ang pagkakaisa natin. Sa pamamagitan nito ay nagkakaroon tayo ng pagkakasundo at kapayapaan. Kung hindi natin patatawarin at tatanggapin ang isa't isa nang may pag-ibig, hindi matatapos ang ating pag-aaway at pagkamuhi sa isa't isa dahil sa ating mga pagkakamali. Hindi magiging isa ang dalawang tao. Kahit na tayo ay nagkukulang ng ilang mga bagay, tayo ay mas nagiging higit pang katulad ng Panginoon. Tinutulungan ng isa't isa at pinagtatakpan dapat ng kahinaan ng isa't isa. At dapat na maging ganito tayo hanggang sa tayo ay humarap na po sa harapan ng Panginoon. Kaya sabi, kaya tanggapin ninyo ang isa't isa gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo. Ngunit kapag nagkaroon ng maliit na problema, namumuhi tayo sa mga kapatid. At tinatandaan natin iyon sa loob ng mahabang panahon. Hindi ito tama sa paningin ng Diyos. Ang tanggapin ng mga kapatid, ito ang buhay ng isang mapagpayapa. Sa Matthew 12:30, ang hindi ko kasamang nagtitipon ay nagkakalat. Tinipon tayo ng Diyos, tayong mga makasalanan na humiwalay sa Kanya, at tinipon niya tayo kay Kristo. Patuloy niya tayong tinitipon. Ang Banal na Espiritu ang nagkakaisa sa lahat ng mga naligtas. Meron tayong isang pananampalataya, pag-asa at layunin sa buhay. Tayo ay naging isa sa banal na pag-ibig ng Panginoon. Naging isa tayo, tama po ba? Tayo ay may mga kapatirang tumanggap ng isang dugo at tayo isang katawan. Tayo ay magkakasama bilang isang katawan at mayroon nga tayong iisang puso. Kaya tayo ginawa ng Panginoon na isa sa pamamagitan ng kanyang dugo at tinitipon tayong sama-sama kasama ang Espiritu Santo. Kung ang mga Kristiyano ay magkakabahabahagi, ito po ay laban sa pagkilos ng Holy Spirit. Kaya sabi na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Bakit sabi ng Biblia, magsikap na mapanatili? Hindi sinasabi ng Biblia na tayo ay maging isa.
Ginawa tayo ng Diyos na isa. Kaya ano ang kahulugan ng sinasabi na nagsisikap ng mapanatili? Dahil tayo ay mayroon pa ring likas na pagkakasalanan. Kaya tayo ay maaari pa ring maghiwalay. Di ba minsan sinasabi natin na ayaw nating makita ang ating mga kapatiran? Tayo ay mga taong pupunta sa langit at mabubuhay na magkakasama magpakailanman. Tapos ayaw ba natin silang makita? Dahil ba may problema sa pagitan ng pamilya o ng mag-asawa? Umaalis ba sila sa bahay at hindi na sila nagkikita muli? Habang nabubuhay po tayo, nakakaramdam pa rin tayo ng galit. At may pag-ibig din. Naghihirap ng magkakasama at nagkakaisa ng paunti-unti. Kapag ako ay pumapasyal sa mga park sa ibang bansa, alam niyo po, nakikita ko yung mag-asawang matatanda na maputputi na yung buhok pero magkahawak pa rin ng kamay at sobrang magiliw na naglalakad. Di ko po alam kung bakit sila nag-uusap ng matagal habang nakaupo sa mga upuan at pinagmamasla ng isa't isa. Pero sa palagay ko po, ito ay higit na mas maganda kaysa sa mga kabataang magkasintahan na nagyayakapan. Ito po ay mukhang banal kapag matatanda na. Ngayon ito po ay nabuo mula sa emosyonal na pag-ibig, pisikal na pag-ibig, at naganap na pag-ibig tungo sa banal na pag-ibig. Alam niyo po ba ito? Tayo mga Kristiyano ay dapat ding lumago sa ating pagkatao ngayon. Ang Panginoon ay nagtitipon, subalit kung hindi natin gagawin ang gawain ng pakikipagkasundo, tayo ay magiging taong nagkakalat ng mga tinipon ng Panginoon. Kasi sabi sa Romans 15:7, tanggapin ninyo ang isa't isa gaya naman ni Kristo na tinanggap kayo sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya ngayon, sabi, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Ang katotohanan ang mga mapagpayapa ay tinawag na mga anak ng Diyos ay hindi nangangahulugang siya ay naging anak ng Diyos sa paggawa nito, kundi ito ay katibayan na siya ay anak ng Diyos. Ito ang pagkakilala na siya ay anak ng Diyos. Ito ay nagiging praktikal na pagpapayag ng pagiging anak ng Diyos. Kaya, dapat po nating panatilihin ng kapayapaan sa Diyos at sa mga tao. Lahat ng mga Kristiyano ay may magkakaibang mukha, personalidad at marami pang iba. Subalit ang kakatotohanan na tayo ay iisa kay Kristo, may kapayapaan at nagkakaroon ng pakikisama o fellowship, ito po ay patunay na tayo ay mga tunay na ligtas. Ito po ang katibayan na tayo ay mga anak ng Diyos. Hindi po ba ito nakakamangha? Hindi mahalaga kung tayo ay may ibang kulay ng balat o ibang lahi, ibang katangian. Ngayon tayo ay may isang Diyos, isang Ama, isang kapatiran, parehong pananampalataya at pag-asa, at tayo ay namumuhay ng may iisang layunin at tadhana. Hindi po natin ito dapat na makalimutan na tayo ay mga taong pupunta sa langit at mamumuhay ng magkakasama ng walang hanggan. Kahit na ikaw ay mapunta na sa langit, hindi mo dapat sabihin na, ang brother na ito ay andito. Sana wala na lang siya dito. Ayaw ko siyang makita dito. Huwag siya pong sasabihin ang ganito. Makakasama ko yung brother na yan magpakailanman. Siyempre po, hindi natin ito magagawa sa langit. Anyway, sabi na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Hindi makukuha ni Satanas ang ating kaligtasan, subalit kaya niyang magalit tayo sa isa't isa. Ang dahilan kung bakit may mga problema sa loob ng church ay dahil lahat ng mga Kristiyano ay mayroon pa rin po kasing laman. Gayunpaman, kung magiging dahilan tayo ng problema dahil doon at tayo ay nahati at walang fellowship, hindi natin magagawang magkaroon ng Christian life at makapag-evangelize. Kung tayo ay magiging isa na may pag-ibig ng Panginoon, ang salita at ng Espiritu Santo, ang church na siyang katawan ng Panginoon ay mabubuo ang banal na gawain ng Diyos at maisa sa katuparan ang gawain sa church. Hindi natin dapat ikalat ang church. Kahit na magaling kayo sa maraming bagay, subalit hindi nyo kayang isagawa ang gawain ng pakikipagkasundo, kung gayon ay hindi po kayo kwalipikado na maging anak ng Diyos. Alam niyo po ba ito? Ito po ay tiyak. Hindi nyo dapat gawin niyan. Kaya, kung paanong iniibig tayo ng Panginoon, dapat nating panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu Santo, magkaroon ng iisang layunin ng buhay, tulungan ng bawat isa, pagtakpan ng kahinaan ng bawat isa, patawarin ng isa't isa at maging isa.
Gayunpaman, kung nagtatanim po tayo ng galit sa ating puso at nagrereklamo sa isa't isa, ang gawain po talaga ng Panginoon ay hindi maisasakatuparan. Sa ibang churches, ang dalawang pastor ay naglilingkod sa isang church, subalit dahil ang dalawa ay walang kapayapaan sa isa't isa, ang mga kapatiran ay nagkakabahabahagi. Kung ang senior pastor at ang assistant pastor ay hindi magkasundo sa church, sila lang may gusto sa senior pastor at silang may gusto sa assistant pastor ay magkakabahabahagi. Ito po ba ay mabuting bagay? Ito po ay isang malaking problema. Huwag po natin itong gawin. Ito ang ugali ng mga gustong gumawa ng mga grupo. Ang mga politiko ay sila po may group A na pinuno at iba pang group o group B na pinuno. Ay naku, totoo po ito. Kapag nakikita ko po yung mga politiko, hindi ko alam kung sila ba ay may sapat na pag-iisip. Sila ay talagang mga hangal. Lahat ito ay pagiging makasarili o yung tinatawag na individualismong isipan. Hindi para sa bansa o kapakanan ng bansa ang isip nila. Kaya ngayon, kung gagawa tayo ng higit upang mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu Santo at ng Church, ang katawan ng Panginoon ay magiging isa. At ang Diyos ay kikilos dito, makakatanggap ang Diyos ng kaluwalhatian at ang Diyos ay magagalak dito. Kaya nga, sa 1 Tesalonica 5.13, magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sinasabi ng patuloy ng Biblia na magkaroon kayo ng kapayapaan. Kaya mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Ang matawag na mga anak ng Diyos ay nangangahulugan na patunay ito na ikaw ay anak ng Diyos. Halimbawa, kung ang isang dokumento ay dumating sa manager upang tumanggap ng settlement, susuriin niya ang dokumento. At kung may isang kulang, kahit tatakan na sana niya, pero sasabihin niya, ay, may kulang ito. Tatatakan na sana niya, pero may kulang. At ito ay pagpapaliban muna niya. Kapag ang Kristiyano ay gumagawa ng gawain ng pakikipagkasundo, tatatakan sila ng anak ng Diyos. Hindi po tayo dapat na magkulang dito. Dapat po tayong maging masipag na ibigin ng bawat isa. Patawarin ng bawat isa, hawakan ng bawat isa, at mamuhay ng magkakasama para po sa Panginoon. Mag-ibigan po tayo. Ngayon, manalangin na po tayong lahat. Mahabagin naming Diyos Ama, maraming salamat po dahil naawa ka po sa amin na lumayo sa iyo at lumakad sa kasalanan. Inibig, niligtas kami at pinagkasundo sa iyo. Salamat din po Panginoon sa pangunguna sa amin pagkatapos na kami ay maligtas. Ang mga kapatiran ay maaring umibig, magkasundo sa isa't isa. Ang katawan ng Panginoon ay maaring maging isa at maglingkod sa Diyos at may pangaral ng Ebanghelyo at mabuhay sa pagsunod. Kung mayroon mang mali sa aming puso, dahilan upang di namin magawa ang tama upang makipagkasundo, mga bagay sa aming puso kaya kami nagagalit, napupuot, patawarin mo po kami. Pakiusap, gawin mo po kaming sakdal sa pamamagitan ng iyong salita at ng Espiritu Santo. Gamitin mo po kaming lahat na mahalaga bilang miyembro ng Church ng Katawan ng Panginoon upang maisakatuparan namin ang dakilang gawa na ginagawa ng Diyos sa ginaan namin habang kami ay masipag na nagpapanatili ng pagkakaisa na ginawa sa amin ng Espiritu Santo sa Church. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.